Hi, good evening guys. Welcome sa channel namin ni Papa Bits. So ngayon guys, katatapos lang po namin Papa Bits magtabing-tabing sa studio ni Jing kasi may online class po siya. Kailangan mayroong tilang ilagay para background daw. Ayan, parang natamad na po akong magluto at mamalingki at naisip-isip po namin mapapamahal naman bibili ng lulutuin. Inisip na lang po na magpunta kami sa Bimasure, mag-order na lang ng sabi ni Jing ano, yung lamaw. May ulam na po yun. Ayan, si Papa Bits. Medyo masama yung pakiramdam niya kanina kasi sa biyahe namin pagpuntang Danao, mainit nga. Tapos nakatulog po siya. Tapos sabi niya parang giniginaw siya. Tapos pag sabi ko na punta tayo ng Bimasure, lumakas. Hello, mga guys. Babay muna kasi, punta muna kami sa ano, magkakain kami doon ng ano, chicken rattle and roll daw. At may klase po si Jing, nagpapadala na lang po siya. At pinakain ko muna yung dalawang makukulit at saka yung dalawang makukulit din dito sa labas, si Odit at saka si Chichay. Si Chichay nandoon sa wala na, naubos na yung ano, yung pagkain niya. Si Papa Bits nandoon, nauna na sa labas. At magpla-plus light lang po ako kasi umulan kanina. Mga banda, alas 5 ng hapon, umulan. Mabuti na lang yung ulan. Nakakadating na po kami. Galing Danao. Yan, plus light muna. Hoy, balikan to, balik. Balik. Sumasama si Odit. Yan. Lumakas yung ano, yung katawan. Nandito na po kami sa Bimasure. Bimasure. Yan po. Mga busy yung mga staff. Mingo. Nakapag-order na po kami at saka maraming customer talaga. Marami palaging customer dito sa Bimasure. Dito po kami sa Happy Way. Dito po kami nag-order ni Papa Bits. Hindi pala ang grupo na to. Yan, napakarami po sila. One big family. Guys, papauwi na po kami ni Papa Bits. Hindi po ako nakapag-vlog doon sa misa na kinakainan namin kasi natapat po kami sa may speaker. Naka-sounds po. Ayan, inorderan na lang po namin si Jing take out. Kasi hindi po ako nagsain doon sa bahay. Po ditong tindahan, sabi ko kay Papa Bits, kahit ganito lang kalaki na tindahan niya, igawa niya sa akin. Kahit maliit lang po. Ayan. Yeah.
Discover Katmon. Siguro pag nakapunta dito si Skidi, dalhin namin dito. Masaya yun. Sabihin niyang park na po ito. Ayan po guys, nakauwi na po kami ni Papa Beach. Diretso lang po kami sa kwarto kasi malakas ang sounds ng computer ni Jing. Yung pagkain niya nandun na sa mesa. Mamaya na daw siya kakain kasi medyo busog pa daw siya. Nag-snack po siya ng binili naming donut kanina. Ayan, nakanda na yung higaan namin. Kasi matutulog na kami. Hindi naman sa makakatulog kaagad. Kasi maaga po akong gigising bukas. Meron pong order sa akin ng mga alas 10 ng umaga. Bali, meet up lang po. I-chat ko muna siya ngayon kung saang banda ng Katmon kami mag-meet up. Kasi hindi po pa ako kabisado sa lugar na to at wala na po si Pix na magde-deliver kasi medyo alam na niya yung mga lugar dito. Siguro si Pix mga Agosto baka makapunta siya rito umasyal, pero kasama na yung pamilya niya kasi gustong-gustong pumunta dito si Isra at saka si Patpat, yung dalawa niyang anak. Excited silang pumunta ng Cebu. Akala nila po yung Cebu dito sa amin na natitirhan is iba-iba doon sa Manlorip. Hindi nila alam na may bukid kami dito. Pero sanay naman po sila sa bukid kasi yung lolo ni Isra nung isang araw nagpunta sila sa Tabango. Meron ng video si Pix doon. Maganda din ang bukid nila doon. Lupain yun ng mga kamag-anak ng ano ni Pix. Binan na lalaki. Binan na lalaki or babae? Si Papa Beach nyo, ayan. Agoy. Si Papa Beach, hindi ko maintindihan. Pag dito kami sa bahay, ano siya? Wala siyang resistensya. Para guys, parang may nagkukulam sa akin. Lagi na lang ako mahina. Di ko malaman. Para daw siya ko nang may nagkukulam. Nilalagnat. Inuubo. Marami lang. Masakit ang ulo ko. May ano ka? May COVID. May sintomas siya sa walang pera. Masakit ang ulo. Mahirap makahinga. Lalo na yung masakit ang bulsa. Tingnan nyo guys. Magpagupit naman ako. Tingnan nyo. Ang ganda ng gupit ko na. Para si George Trigan. George Trigan. Ay, Papa Beach nyo. Nagpapatawa. Kasi guys, hindi nyo alam. Sabi, sinasabi. Bukas o mamayang gabi. Uy! Ano? Baka bukas. May sounds kasi. May sounds siya. Kaya pumasok na po kami dito sa kwarto. Kasi dinig na dinig doon sa extension yung sounds ni Jing sa computer. Doon naman sa B-Masure, meron ding sounds. Ano ba yan? Kaya doon na lang po kami
kumain sa Bima kasi po parang natamad na po kaming pumunta ng palengke, eh medyo makulimlim pa, tapos ano, yung hangin parang maginaw. Sabi ko kay Jing na doon na lang muna tayo kain sa Bima kasi may mura lang naman na pwedeng orderin. Yung basta magpipili ka lang, pwede ka na sa isang order 85 pesos, tapos milk, lemon tea or mango shake, 50-60 ang order. Kaya tag isa-isang order na lang po kami. Eh, samantala bibili ka ng isda, 380 ang kilo. Tapos bibili ka pa ng panghalo kung anong gusto mong lutuin. Tapos basta ganun, bibili ka pa. Paminsan-minsan lang naman po kami nakakain sa labas, kaya sabi ni Papa Bits, banding muna daw tayo. Tapos nakipagbanding naman, ang resulta busog. Wala guys. Oy, sabi nila, hindi ka pa daw kuno matanda. Huwag mong isipin na matanda ka na. Agoy. Yung sa ulo ko masakit? Lagi ulo yung inaano ko. Masakit parang... Kasi sa panahon yan ngayon, mainit, galing sa init, tas biglang uulan, tapos mahilig ka sa malamig na tubig. Tapos alam nyo guys, yung gustong-gustong talaga ni Papa Beats na inumin na tubig, yung nagproprosin na. Yun ang gusto niya. Ako hindi ko yan kaya. Umiinom nga ako ng malamig na tubig, pero hinahaluan ko naman nung hindi galing sa ref na tubig. Kasi parang sumasakit yung dito, yung ulo ko, pag nagiinom ng malamig na tubig. Asia, gusto pa niyang galing sa freezer. Nag-ice pa yan. Ay, naku. Kaya yan. Inuubo-ubo. Yung ulo ko. Ano-ano? Pag umiinom ng ano? Yung tubig na frozen ba? Yung ulo ko lumalamig. Lumalamig daw. Kaya yan, nawawala yung anatopak ko. Kung yung ulo mo na lang ang ilagay doon sa freezer. para ma-frozen yan. Ano? Manamadali mo yata ako. Daw kuno siya. Agay, Papa Bits. Ayan po guys, matutulog na lang. Nag-iinarte pa si Papa Bits. Hindi na po siya nakakapanood ng TV kasi kasi yung TV nandyan, tapos dito nakapisto si Jing yung computer na. Hindi na po siya nakakapanood ng TV, hindi na po siya nakakapanood ng ano, ng TikTok. Tolpo, tapos sabi niya ililipat daw niya yung ano, yung TV, ilalagay sa extension. Hindi pa na aanuhan, hindi pa na actionan. Kasi ano po yung ano namin? Kasi ano pa, nandiyan pa yung estudyante namin. Busy pa sa diyan. Buong hapon nandiyan siya, tapos mga siguro kapon mga kagabi o last night, mga 2 a.m. o siguro mga madaling araw na yun natulog. Hindi ko napansin kasi natulog na kami. Kasi yung mga files niya inaano niya. Kasi nawala daw lahat yung mga files niya. Yung nandun sa laptop nasira naman. Kaya napilitan po siyang mag ano ng computer.
Kaya ayan po guys, thank you talaga sa mga panonood nyo sa mga vlogs namin ni Papa Bits or videos na ginagawa, na hindi namin alam kung napapasaya nyo, napapasaya po namin kayo. Basta yun lang pong totoo yung ginagawa namin araw-araw. Walang ano, walang karti-artihan yan, walang sinasabing na inaano lang namin. Sadya pong ganyan po yung mga gawain namin bumag-araw. Kung tutuusin lang, pag mag-live po ako, baka makita nyo lahat ang mga ginagawa ko po dito. Hindi biro ang maging nanay at maging nanay ng tahanan. Kaya hanggang dito na lang po mga guys. Thank you for watching. Kasi po matulog na talaga kami ng maaga. Meron po kami order ng empanada bukas. Bye bye guys.